magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagpapatuloy ngayon sa ikadalawamput-tatlong ng Agosto ay ating pagninilayan ng ilang bagay tungkol sa buhay ni Santa Rosa ng Lima na pinanganak noong siya ay isang Peruana, no? Siya ay pinanganak noong taong 1586 sa Lima, sa Peru. Talagang ang ngalan niya noon ay Isabel. Ngunit pinalayawan siya ng kanyang ina na Rosa dahil sa ganda, no? Kasing ganda ng Rosa. Rosas, na sinasabi natin dito. Sumapi siya sa ikatlong orden ng Dominica tulad ni Santa Catalina ng Siena. Mahigpit ang kanyang pagsasanay sa kaluluwa alang-alang sa pagbabagong buhay ng kanyang bayan. Namatay siya noong 1617, pintakasi ng Amerika Latina. Kaya dito nakikita natin na ang kagandahan ay hindi balakid sa pagiging payak. Hindi hadlang ang kagandahan sa pagpunta sa Diyos, no? Na ang kagandahan hindi naging daan ng pagiging banidosa na sinasabi natin. Yung bang puro sarili na lamang, puro gandang ganda sa sarili na lamang ang pinaiiral, no? At ngayon nauso din yung tinatawag na guwapong guwapo sa sarili, no? Na sana isipin natin na ang tunay na karikta ng isang tao ay nakikita sa ugali, sa kanyang pagsisikap na kahit siya ay makasalanan, siya ay nagsisikap na magsisi at makatagkapwa at magbagong buhay upang bigyan lugod ang Panginoon at ang kapwa alang-alang sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos.